Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update, mga kaldab. Ito yung masyadong maraming paniwalain po sa social media. Alam nyo naman po, mga kaldab, na ginagawa lang po nila yan. Eh, para saan? Unang-una, may hidden agenda po si MJ. Pangalawa, galit po si MJ sa Aldab Nation dahil kung hindi po sa Aldab Nation, hindi po siya hindi siya sisibakin sa Itbulaga. Yung tipong ang ganda-ganda ng karir niya sa Itbulaga, bigla siyang nabasag ng Aldab Nation. At tuluyan nga pong sinipa ng Itbulaga at pinalit nga po si Miles. May mga bagay-bagay po na kailangan natin tanggapin na may mga taong gumaganti sa Aldab Nation. Kasi kung titignan nyo, mga kaldab, ano nga po ba yung motibo ni MJ para gawin niya to? Sila Maha, sila Miles, kung titignan nyo yung Instagram post nila, wala eh. Hindi po ba? Wala. Kumbaga, hindi sila nag-post, wala silang kahit sa kanilang IG, wala rin. Maliban lang po sa kay Mengay. Siguro, pinus na rin po nila na mag-post sila Miles at si MJ. O si Maha para po sa update. Sa totoo lang po, ako mga kaldab, kampanting-kampanti po ako. Pero sabi ko nga po sa inyo, maraming paniwalain sa social media. Makakita lang na mga ganyan, agad-agad maniniwala na. Unang-una, ngayon ko lang nakita, kaliwete pala si Mengay. Di po ba? Kasi ang titignan nyo yung Subuan moment nila Mengay at Isoy. Di po ba? Sa Kalye Serye. Doon may kita mo kung paano niya ginagamit at sa one for all for one. Pero wala po ako sa posisyon para pilitin yung mga taong paniwalain. Yung tipong nakakita lang ng mga ganyan, manghuhusga na ng mga Aldab Nation. Tapos may kumakalat pa na wala raw aantayin, wala daw aaminin si Richard Fulkerson. Kahit 10 taon na raw po ay wala pa rin pong aaminin yung Aldab. Tignan po natin. Di po ba? Sana dumating po yung point na yung sinasabi niya, nandiyan pa siya. At isa po siya sa unang makikinig kapag umami na nga po sila Mengay at Isoy. Ang dami po naming ebidensya. Ako po, mga kaaldab, marami kong pagpapatunay. Kaya lang, syempre, mahirap pong ipilit sa mga taong bulag at bingi. Hindi naman, sabi nga po ng mga mamis at mga titas, hindi natin po pwedeng pangunahan sila Mengay at Isoy. Kasi darating at darating din po yung point na magsasalita rin po yung mga yan. Hindi lang po talaga naaayon sa kanila yung panahon. Hindi lang po pwedeng sabihin natin na bukas sa makalawa. So, supresahin na lang po natin yan. Katulad nga ngayon, mga kaaldab, na nireport na sa TV5 at ABS-CBN ay mag-join force. Malaking sample to kung sakasakali sa GMA Network. Dahil doon niya dadalhin yung mga artista na sa tingin nila ay panlaban sa GMA Kapuso. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, nakikisimpatya anuman po yung hinaing na mga mamis, mga titas, mga senior. Pero huwag po kayong masyado magpaniwalain. Alam nyo naman po, uulitin ko na ginagawa lang ito dahil may hidden agenda nga po si MJ. Kasi maraming ipopost, maraming mga dapat ipost niya sa kanyang social media account. Bakit sila congressman spotted pa na halata mo namang idinikit na lang doon? Halatang, pero siyempre mga kaldab, hindi ko naman pwedeng persahin yung mga taong ayaw maniwala, ayaw, kumbaga, yung tipong, sabi ko nga po ay paniwalain. Pero ulitin ko lang po, for the record lang po, huwag po kayong masyadong maniniwala sa mga kumakalat ngayon sa social media. Sinasamantala lang po ito ng mga tao mapagsamantala kapag may mga ganitong inilalabas sa mga R-Main at mga main fanatics. Kumbaga, hayaan lang po natin sila kasi kung marami po yung main fanatics, marami rin yung R-Main, hindi po sisibakin si MJ, hindi po bababa yung ratings nang dahil lang po sa mga ginagawa nila. Kung titignan nyo, bumagsak ang ratings, ngayon lang bumabalik eh. Di po ba? Napunta sa 3.0 nung kay MJ.
Kaya nga po sinibak ito ng GMA Network eh. Ah, ng AB, ng GM, ng ano ba yan, ng Eat Bulaga eh. Kasi walang magandang dulot na hinahatid niya. Nagkaroon pa ng issue na batikos pa siya. Kakampi ngayon sa totoo lang. Para po sa kaalaman ng lahat, kakampi ngayon ang Eat Bulaga sa Aldab. Alam niyo kung bakit? Dahil darating ang point na pangkakailanganin po talaga tayo niyan. Hindi lang po makikita ngayon, hindi lang niyo po nalalaman, pero marami pong komento. Tahimik na po sila Bossing at si Big Shot, Bossing tsaka si Genyo Master Joey De Leon. Kasi hindi na po sila nagsasalita dahil nabas na po talaga sila totally yung mga pangako nila na hindi natupad. Yung mga pautot nila na hindi naman nangyayari. Kaya yun po yung naririnig ko sa page mismo ng Eat Bulaga at sa mga taong malalapit dito. Kaya ako mga kaldab, kampanting-kampanti lang ako na darating at darating din po sa atin yung point na aamin na yung dalawa, kumbaga sa magsasalita na patungkol kay Baby Teo at kay, well, alam nyo na pinupunto ko. Pero ngayon mga kaldab, ulitin ko lang po, huwag po kayong masyadong magpaniwalain sa mga mami, sa mga titas, ano man po yung makita ninyo. 9 seconds out, 4 seconds lang po yung ipinakita sa video. Madaling mag-edit ng mabilisan lang. Gaya nga po ng sinabi ko, may 50% off. Doon pa lang panalo na tayo eh. Doon pa lang alam nyo na na edited talaga siya eh. Saan ka naman kasi makakita ng video magkakaroon ng 50% discount? Well, ako mga kaldab, personal po, halatang halata naman pong nililin lang tayo ng ating mga mata sa mga nakikita natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya kayong opinion, may kanya-kanya po kayong reaksyon. Basta sa akin lang, kung ano po yung nakikita ninyo, kung ano po yung mga kumakalat sa social media, huwag nyo nang pansinin. Huwag po kayo masyadong paniwalain. Hanggat na andito naman si Mr. Destiny, patuloy naman tayo magbibigay ng mga update. Patuloy po tayo magsasalita para sa Aldab Nation. Pero sabi ko nga mga Aldab, maraming bulag, maraming bingi sa katotohanan na kahit marami tayong ebidensya, pero sila pa rin po yung paniniwalaan. Paano nga po etong si Congressman Spotted makakapunta diyan? E panay post nga po ni Rhea Taide at mga iba pa na nasa sobrang busy ngayon ni Congressman Spotted. At ang napakalaki po ng problema niya dahil makukulong nga po si Enchong D. At tuloy na tuloy nga po yung kaso na sinampa sa kanya. Real talk to mga kaldab.